sangkot ang mahigit 300 Adventistang kabataan kasama ng kanilang mga kaibigan sa ginanap na Tri-District Sports Fest sa Sablayan, Occidental, Mindoro. Doon ay masayang nakibahagi sa sports and social activities ang mga kabataan mula sa North Occidental Mindoro 2 District kasama ng Central Occidental Mindoro Districts 1 and 2. Ang iba pang bahagi ng Sports Fest, tunghayan sa balita ni Guadette Mia Martin. Makalipas ang 2 taon, ang kabataan ng Seventh-day Adventist Church ay muling nagkaroon ng sport festival noong 10-17 ng Hulyo sa taong kasalukuyan. Ang nasabing event ay may temang True Sports, I Will Go at ito ay dinaluhan ng 3 distrito, ang Central Occidental Mindoro 1, Central Occidental Mindoro 2 at North Occidental Mindoro 2. Ito ay dinaluhan ng mahigit 300 kabataan mula sa 3 distrito. Ang bawat isa ay nakisangkot at nakilahok sa mga laro katulad ng ball games gaya ng volleyball at basketball, racket games gaya ng badminton at table tennis at gayon din naman sa mga mind games gaya ng word factory at scrabble. Nagpakitang gilas din ang bawat kabataan sa pagpapakita ng kanilang talento sa bawat larangan. Ang Sport Fest na ito ay may layuning mapalago, hindi lamang ang mental, social at physical na aspeto ng buhay, kundi pati ang spiritual na pamumuhay. Ang Sport Fest na ito ay isang pagpapala sa mga kabataan mula sa 3 distrito, isang magandang karanasan sa aming mga kabataan at malaking kapakinabangan sa paghubog sa aming mga physical, sa aming pakikipag-socialize at higit sa lahat sa aming spiritual na kalalagayan. Matapos ang pakikilahok ng 3 distrito sa 5 araw na Sport Fest, sa araw ng Sabado, ang bawat isa ay nagtipon sa Sablayan Convention Center upang magbigay kapurihan sa ating Panginoon. Ito ay sa pangunguna ng 3 district pastor. Pastor Revinal Feldog, district pastor ng Central Occidental Mindoro 1, Pastor Renan Tirada, district pastor ng North Occidental Mindoro 2, at Pastor Jessamy Cesar, district pastor ng Central Occidental Mindoro 2. Kung ating titingnan ang layunin ng sport fest na ito ay ito'y tumutukoy sa ating holistic life o pangbuong pagkatao. Pinalalakas natin dito yung ating physical na buhay. Maraming mga kabataan ang kanilang makilala upang magkaroon ng magandang samahan ang ating mga kabataan dito sa buong Sablayan at lalong ma-improve ang kanilang aspeto ng pamumuhay sa pakikipagkapwa at lalo higit yung pang-apat na may kinalaman sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sa tulong at gabay ng Panginoon, ito ay nagbunga ng 5 kabataan na tumanggap kay Kristo bilang kanilang personal na tagapagligtas. Naging matagumpay ang nasabing programa sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga opisyales ng bawat distrito. Mula dito sa Sablayan Occidental Mindoro para sa Balitang May Hatid Pag-asa, ako si Gaudit Mio Martin mula sa Hope Today and PUZ News.